February 21, bumiyahe po kami from Bayawan City papuntang Cebu. It took us 7 hours para makarating kami sa San Fernando, Cebu City dahil po dumaong po ang barko na sinasakyan ng aking kabiyak. So ayan po, exactly 3 o'clock in the afternoon, nagkita na po ang mag-ama and syempre ako rin. So ayan po, nagsettle down po muna kami sa Carcar Cebu dahil iniwan po namin yung mga gamit namin para po kami ay makapag-lunch date together ng aking asawa. So ayan po, kasi hindi pa po kami pwedeng aakyat sa barko dahil meron pong schedule yung aming mga papeles kung anong petsa po pwede kami dalhin doon sa silid mismo sa barko na pinagtatrabahuan ng aking asawa. So ayan po, nag-malling muna kami, namili ng mga kinakailangan namin. At lumipat na po kami sa San Fernando, Cebu, doon mismo malapit sa Tahio Cement, San Fernando. Dahil kinaumagahan, early in the morning, kailangan namin po punta sa barko kasi yun lang po ang vacant time ni daddy. 6 o'clock in the morning, ayan, nag-check out na kami sa bagong hotel na pinag-stayhan namin dahil aakyat na kami kasi kailangan makarating kami sa barko before 8 o'clock in the morning dahil yun ang schedule ng trabaho ng aking kabiyak. So, siya nga pala, low tide po, kaya kailangan naming tatawid. So, nakapaa po kami. By the way, nakachinelas pala. Kailangan tanggalin yung sapatos kasi yung tubig talaga is hanggang tuhod po. So, ayun po yung aking anak, binitbit na po ng mga bangkero. So, we have to pay 200 pesos per head bawat sakay po ng bangka na yan. So, pangkonsuelo na rin, kahit yung bangka na yan is naka-contract na po yan sa vessel mismo. Yun po yung bangka na pwedeng sakyan pag-akyat at pagbaba ng mga seaman na gustong aalis doon sa barko dahil mamasyal, o yung mga visitors or yung mga kapamilya na gustong makaakyat ng barko. So, paano nga ba kami makapunta ng barko? Syempre, inasikaso yung mga papeles namin dahil kailangan documented po yung pag-akyat namin from the immigration at saka na rin sa Bureau of Customs. So, hindi po basta-bastang makaakyat kami. So, ayun po, it will take 15 minutes po. Madali lang po talaga papunta ng barko kasi nakaangkurahe po yung barko nila dahil wala pong port dito. So, medyo may kalakihan yung barko nila. Ang karga pala nila is yung panghalo po pala yata sa simento. O, diba? So, consignee po nila yung Tahio Cement dito sa San Fernando, Cebu. Kaya yun ang dahilan kung bakit nakarating yung kanilang vessel dito sa Pilipinas. Usually, yung kanilang vessel is international talaga pero nagkataon na meron silang consignee bound dito sa Pilipinas. Kaya, very fortunate po kami at naka-experience kami na namin yung barko, makita namin sa personal, and ayan, medyo malaki po talaga. So ayan, tatlong crane po yung operational during this time, mga palangga, dahil nga nagdiskarga po ng mga yung mga chemical yata yan. Barge po yung nasa gilid, yun po yung magdadala ng mga karga nila papunta po doon sa Tahio Cement Factory na mismo. So ayan, medyo malapit na po tayo. Ayan, sabi ng aking asawa, iikot lang daw muna kami kunti para makita namin kung ano yung itsura ng barko. So I shall be honest, first time ko makakita ng ganito talaga kalaki na barko, yung cargo yata tawag nito, at hindi ko talaga naranasan na makasakay ng medyo malaki na barko. Kaya it is an honor and privilege. I would like to say thank you sa captain ng ship na ito, MV Cleo, and also the rest of the crew, sa chief mate nila, dahil pinayagan po nila yung mga kapamilya and naging successful po yung mga dokumento para po makaakyat po kami dito. So ayan po, nakita nyo po, ayan, medyo ano po siya, dusty po yung ano nila, karga nila, para siyang balas, parang semento, basta panghalo daw yan sa paggawa ng semento. So 5 bodega po yon, puno po daw yan ng karga. So ayan, papunta na po tayo dito sa harap. So ayan po, makikita niya po ninyo yung Ocean Cleo, yun po ang pangalan ng barko na sinasakyan ng aking asawa. Sobrang saya, natutuwa ako, malamig, sobrang ginaw dahil that is 5:30 in the morning, nagbiyahe na kami. Kasi nga, marami pang bisita na aakyat, and then busy na po talaga si daddy dahil may duty siya 8 o'clock in the morning hanggang 12 noon. O, diba?
So, kailangan makarating na kami, lalo-lalo na may dala kaming bata. So, ayan, ikot kami ng kunti. I would like also to say thank you po sa nagmamayari ng bangka at sa mga nag-assist sa amin. Salamat po dahil we arrive sa vessel safe and sound. So, ayan, yung hagdanan, dyan po kami dadaan. So, na ayan, palapit na tayo, didikit lang po tayo ng kunti. Tapos, pagdating natin dyan, so, didikit po yung ano, hindi ko alam kung meron bang nag-operate. Kasi, kusang bumababa po yan eh, yung palapit na kami, bumababa po yung hagdanan para po makaakyat po kami. So, ang hirap po talaga palangga. Akala ko napaka-easy lang, no? Napakadali lang talaga kung aakyat-akyat ka ng barko na nakaangkurahe. Nakaangkurahe po yung barko nila. So, distansya. So, ayan na nga, nakarating na kami. Hindi ko na na-videohan dahil afraid po ako sa heights. Ang hirap, no? Mataas yung hagdanan from the bangka papuntang barko, paakyat ng barko. So, ayan, dito na kami sa hallway. Ano hallway ba tawag nito? So, ayan, hindi na kami nakapagchinelas. Hindi na namin nabalik yung mga sapatos namin kasi madala yan ito. Ayan, na-amaze po yung anak ko kasi sabi niya sobrang laki daw ng ship. So, akyat tayo kasi nasa tatlong palapag yung kwarto ng aking asawa. So, ayan, sobrang linis po ng kanilang ship. Bago po ito. And then, nagkataon po na magbi-blessing po daw ito this year. Hindi ko alam yearly ba ito binibless ni Captain. So, meron po daw ang pari na pupunta in a while. So, yeah, sobrang busy. Maraming bisita po from the Manila office. So, nasa second palapag na tayo. Ayan. So, dito yun po natin makikita yung ayan, another hagdanan. So, ano dito, ship's office po pala ito. Hindi ko alam kung anong meron siya. Hindi ko pa tinanong yung aking asawa dahil sobrang busy kasi nagdiskarga. Sila busy tapos meron pang provision na darating. So, yun ang dahilan kung bakit dinala kami ni Daddy Kent dito ng maaga kasi parating din yung provision. Yung sinasabi ba na konsumo nila sa loob ng tatlong buwan from food, drinks, mga toiletries and other things needed inside the ship, konsumo nila. So, nandito na po kami sa door. Ayan po yung ano, dito po marami pong kwarto dito. Lahat po yan, mga crews, nakatira dyan. So, ayan po yung kwarto ng aming daddy. So, yun lamang po ang update natin for today's video. Hanggang sa susunod. Maraming salamat!